Lord. This is Pastor Nilo Plaza, Filipino missionary based in Hong Kong and works also as co-associate pastor of Hillite Fellowship, UPCHK. The content of my channel is mainly the preaching and teaching of the Word of God and some reviews and reaction of videos from other great preachers of the Apostolic Circle. Some of my contents here in this channel are views and videos of the Holy Land and Hong Kong and its outlying islands. Welcome to my channel. Enjoy and subscribe. God bless you. Praise God, have you found it? Amen. Basahin natin. Then he answered and speak unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Praise God, hallelujah. At mga kapatid, bibigyan natin ito ng mensahe ay title, mga kapatid, na The Missing Piece of Our Spiritual Success. Bago tayo po, mga kapatid, nakakita na kayo, ay nakabuo na ba kayo ng puzzle, mga kapatid? Diba, mabuo tayo ng puzzle, picture. Ngayon, may nawalang isang peace. Isang peace na pasal, mga kapatid, na wala. So, hindi siya magandang tingnan, di ba, mga kapatid? Yes. Isa lang ang nawala doon. So, in our spiritual life, mga kapatid, kung ang isa sa in our spiritual life, hindi tayo mabubuo kung may isang mawawala na portion sa ating paglilingkod, sa ating pagiging in our spiritual life, mga kapatid. So, yun po ang topic natin ngayong araw, this afternoon, mga kapatid, the missing piece of our spiritual success. Yun po ay ang hahanapin natin ngayong hapon, mga kapatid. Hallelujah! And may I ask Sister Cynthia to pray for the word of the Lord. Praise God. Bless your name, Lord Jesus God. Hallelujah. Lord, salamat sa presensya mo. Salamat sa pag-ibig mo, Ama. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na aming pag-aaralan mo, God. Salamat sa mensahe mo, Panginoon, Lord. Alam ko, may maganda kang mensahe, Panginoon, para sa amin ngayon, Panginoon, Lord. Patuloy kang mag-usa, Panginoon, Lord God. Patuloy kang mag-deliver, Panginoon, I pray. God, liberty, O Lord God, the liberty of your words, O Lord Jesus God. Speak to us, O God, I pray, O Lord God, for accepting
sa inyo. Tayo, praise God. So, hindi po tayo mga kapatid magtatagumpay sa pag sa ating spiritual life mga kapatid kung may isang missing o portion sa buhay namin. Yes. Hanggat hindi natin mahanap o makamtan yung hahanapin natin ngayong hapon. Yes. So this afternoon hanapin natin yung mga kapatid. So tayong tao mga kapatid ay nilikha po ng ating Panginoon na matalino. Yes. Although mayroon din po siyang nilikha ng mga hayop na matatalino din mga kapatid, diba natuturuan din yung aso. Aso yung mga alaga nating aso pag sinabi mong sit, uupo din mga kapatid. So mayroon din silang talino. So pero tayo mga nilikha ng Diyos na tao, tayo po talaga ang pinakamatalino sa nilikha niya mga kapatid. So ito mga kapatid ay nung create ng Panginoong ang lahat ng bagay mga kapatid ay nung sinabi ng Diyos na let there be light, nagkaroon ng light mga kapatid. Let there be pulse in the air. Nagkaroon ng mga iba't ibang uri ng ibon mga kapatid. At nung sinabi ng Panginoon ng Diyos na magkaroon ng tubig ang dagat, nagkaroon mga kapatid sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero tayo mga tao mga kapatid, kaiba yung mag-create sa atin ng ating Panginoon. Yes. Amen. Amen. Ang nilikha tayo mga kapatid, hindi niya sinabing magkaroon ng tao at nagkaroon ng tao. Hindi mga kapatid. Amen. Very Amen. Special mga kapatid. Hallelujah. Ang paglikha sa atin ng ating Panginoon. Gumawa po ng Diyos ang paraan mga kapatid. Siya po ay umulma ng puti mula sa alabok. Dininahan niya mga kapatid at naging buhay mga kapatid. Amen. Hallelujah. At tayo ay naging buhay na kaluluwa. Na kung iisipin natin mga kapatid, napakahalaga pala natin sa ating Panginoon. We are precious in the sight of God. Kaya sa panahong ikaw mga kapatid ay mayroong karamdaman or nararamdaman mo yung depression or discouragement mga kapatid sa buhay, always remember mga kapatid na ikaw ay special. Amen. In the sight Amen. Of the Lord. Kaya sabi mo, ang pagka-create sa akin ay yung ilong ko pa mo. Pero you are special mga kapatid. Huwag ka na mag-ilala mo. Praise God. Hallelujah. Dahil iba-iba, unique ang pagkagawa sa atin ng ating Panginoon. Ako pa mo mga kapatid, pero masaya ako kasi ang importante, nakakahinga ako mga kapatid. Yes. Purihin ang Diyos. Amen. Ngayon tayo mga tao mga kapatid na nilikha ng Diyos ay mayroon po tayong mga limitasyon. Yes. Amen. Na may mga bagay na hindi natin kayang gawin yung mga ginagawa ng ating Panginoon. Amen. Yun po talaga ay sinadya ng ating Panginoon Diyos mga kapatid upang ma-recognize natin kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon. Amen. 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 Kung gaano siya makapangyarihan at kahalaga sa buhay natin. Amen. So, imagine mga kapatid kung alam na natin ang lahat ang limitless tayo mga kapatid. Katulad kay sa ating Panginoong Diyos. Pag sinabi ni Sister Janie na wala akong pera sa wallet, then sinabi niya na magkapera. Then nagkapera mga kapatid. Yeah. Pag sinabi niya walang bahay, ay kung gusto niya magkabahay, tapos sasabi niya may magkabahay ako, then may bahay na. Kasi kayang gawin yun ng ating Panginoong Diyos mga kapatid. Yes. Amen. Unlimitless siya mga kapatid. Tayo limited. Limitasyon tayo. May limit lang tayo mga kapatid. So kung ganun mga kapatid, hindi na tayo magtitiwala sa Kanya. Hindi mo na siguro maisip na manalangin sa Panginoon kung ang lahat ng bagay ay kaya na natin gawin. Amen. Kaya
Kasi ang lahat ng pangangailangan natin, mga kapatid, pangangailangan natin, yun ang mag-connect sa ating Panginoon. Amen. So alam natin, mga kapatid, na ang lahat ng ating pangangailangan o mga resources natin sa pag-araw-araw ay nagmumula sa ating Diyos. Amen. Amen. Kaya every time na ikaw ay nawawalan, ikaw ay nagigipit, mga kapatid, saan ka tumatawag? Di ba sa ating Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Kaya kapag ikaw ay may sakit, lumalapit tayo sa ating Panginoon. Kasi limitado lang tayo, mga kapatid. At yun ay sinadya ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Para lagi natin siyang tatawagin. Amen. Amen. Praise God na magkaroon tayo ng connection sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang lahat ng ating pangangailangan at mga karamdaman, ang lahat ng ito, ang sabi ni Paul sa book of Romans 8:28, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay niyang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. So dahil kapag ang lahat na lang ang nasa iyong mga kapatid, nabanggit ko kanina, makakalimutan talaga natin ang ating Panginoong Diyos. May mga tao sa mundong ito, mga kapatid, na pinagpala ng ating Diyos, then nakalimutan nila ang Panginoon. Kahit may mga kapatiran din tayo na nung dati, nung hindi pinagpala, mga kapatid, grabe, punta sa gawain, mga kapatid, yung pinagpala na wala na, mga kapatid, na backslide. So yun ang nakakalungkot. Nakakalungkot yun, mga kapatid. So sino sa atin ngayon ang may pangangailangan? Praise God. Ipagpasalamat natin yan na tayo ay may mga kagipitan, mga kapatid, sa ating mga kalagayan, because yan ang nagkukunik sa ating Panginoon. Hallelujah. Para mapatunayan ng ating Panginoon na ang kanyang kapangyarihan, mga kapatid, hallelujah, ay maipakita sa iyo na ang lahat ng bagay ay nasa sa kanya, mga kapatid. Yes. Amen. Kasi gusto ng ating Panginoon na tayong lahat ay aasa lang talaga sa kanya, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, naisip ko talaga, ipasa ko na lang din kaya kay Pastor ulit. Kaya lang mga kapatid, naisip ko, nakatatlo na ata si Pastor na Thursday, sunod-sunod, mga kapatid. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng isi-share ko sa iyong mga anak. Then, binigyan na lang ako bago ito, 3 days lang, mga kapatid. Kasi may nagawa ako, pero iba yung binigay. Ito talaga, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya naisip ko, ibigay ko na lang kay Pastor. Pero pinatunayan ng ating Panginoon na dapat sa Kanya lang talaga tayo aasa. Amen. Hallelujah. Gusto niya na umasa ako sa Kanya, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. So, yung lahat ng yan ay sinadya ng Diyos na magkaroon tayo ng mga kahinaan, mga kapatid, or limitasyon sa buhay. Upang sa ating mga kahinaan, upang mga kapatid, sa ating mga kahinaan at kakulangan, mga kapatid, ay makita natin na may Diyos na pwede natin tawagan, mga kapatid. Amen. So sa ating text, mga kapatid, kanina, so the word of the Lord says to Zerubbabel, saying, not by might nor by power, but my spirit, saith the Lord of hosts. Hallelujah. So andito na tayo ngayon, mga kapatid, sa na nagpapatuloy tayo na naglilingkod sa ating Panginoon.
bawat isa sa atin may iba't ibang talent. Lumalago tayo mga kapatid, spiritually. Pinagpapala ka ng ating Panginoon. Na-experience mo yung kabutihan ng Diyos, pati yung family mo, pinagpala ng ating Panginoon, mga kapatid. May mga bagay, may bahay ka na, mayroon ka na business, mga kapatid. Hallelujah, mayroon ka pang ministry. Lahat binigay sa iyo ng Panginoon, mga kapatid. Pero ang lahat ng iyan na mayroon ka ngayon, mga kapatid, ay hindi yan sa iyong sariling galing, mga kapatid. Hindi yan sa iyong sariling lakas. Amen. Ang sabi niya, but by the Spirit, kundi sa Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Wala tayong dapat ipagmalaki sa ating sarili, mga kapatid. Kung ikaw ay pinagpala ng Diyos, kung ikaw ay maganda ang boses mo, mga kapatid, wala tayong dapat ipagmalaki. Kasi ang lahat ng iyan ay hindi natin kaya kung hindi dahil sa Espiritu ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Israel na mga kaaway. Kung sa ating makataong kaisipan, mga kapatid, imposibleng matalo yung mga kaaway na yun, mga kapatid. Ito yung example, mga kapatid. Nung yung Wall of Jericho, mga kapatid, napakalapad niya, mga kapatid. Then, ang sabi doon sa Book of Joshua na walang makapasok doon, walang makalabas sa sobrang kapal, mga kapatid. Kahit siguro yung mga Israelites, mayroon silang mga pangtibak, mga kapatid, na material na pangtibak doon, mga kapatid. Hindi nila yung makakaya sa sobrang kapal. Then, anong sabi ng Diyos kay Joshua? Sabi ng Diyos kay Joshua, pag narinig ninyo yung pag-ihip ng trumpet, mga kapatid, at marinig ninyo yung ingay, then ang mga Israelites ay sumigaw ng malakas. Yun ang sabi ng Diyos. Then ginawa nila yun, mga kapatid, at nagiba yung Wall of Jericho. Nagiba yung mga kapatid. So ang ibig sabihin pala, mga kapatid, magpuri lang tayo, magpuri lang kayo sa akin, yes. Sabi ng Diyos. Magpuri lang kayo sa akin, at ako ang gagawa ng mga bagay na hindi nyo kayang gawin. Amen. Hallelujah! So, kaya mga kapatid, there is power in worshiping God. Amen. Patayo ka ng bahay para sa'yo, makaya mo kaya ito. Pero mga kapatid, kung ikaw ay marunong mag-worship sa Panginoon, hallelujah, ng buong puso, mga kapatid, ang sabi dito, sigaw lang kayo ng malakas, magpuri lang kayo sa akin, at siya na ang gagawa, mga kapatid. Ganun din yung sa akin, mga kapatid. Hallelujah, kung mayroon kang problema ngayon, mga kapatid, ang susi, magpuri ka lang sa Panginoon. Now this is I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption. Ang ating daw pong laman at dugo ay hindi ito ang magmamana ng eternal life, mga kapatid.
Sapagkat ang ating dugo at laman ay babalik ito, mga kapatid, sa alabok. Kasi galing tayo sa alabok, mga kapatid. So, ang pinangakuan ng ating Panginoon, mga kapatid, ay hindi yung ating dugo at laman. Ang sabi niya, hindi ang pinangakuan niya, eternal life, hindi yung dugo mo at yung laman. Kundi ang ating mga kaluluwa, mga kapatid. Hallelujah. Na yun ang aharap sa ating Panginoon. Kaya nga po, napakahalaga na tayo po ay may concern sa ating kaluluwa, mga kapatid. Hallelujah. Kaya pahalagahan po natin ang ating mga kaluluwa. Yes, amen. Dahil dalawang interesado dyan, mga kapatid. Si Satan at ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Ang tanong ko, saan niyo gusto? Kay Satan o sa ating Panginoon. Oh, amen. Amen. Praise God, mga kapatid. Amen. Mas piliin natin ang ating Panginoon. Sapagkat itong Panginoon natin, mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit siya ay nag-alay ng buhay sa krus ng Calvario para sa iyo at sa akin, mga kapatid, upang tayo ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Amen. Sabi ng Book of Romans 8:8, mga kapatid. So then they that Romans 8, chapter 8, verse 8. So then they that are in the flesh cannot please God. Amen. Pagka ang isang tao ay namumuhay ayon sa laman, mga kapatid, hindi niya mapipilis ang Diyos. Yes. Napakaliwanag ang salita ng ating Panginoon. Hindi po kasi natin mapapahalagahan, mga kapatid, ang mga bagay spiritual kapag pumotivated talaga tayo sa ating flesh. Amen. Hallelujah. Tayo ay nasa flesh, mga kapatid. Pero tulungan natin ang ating mga sarili na hindi tayo makiayon sa ginugusto ng ating laman, mga kapatid. Amen. Because, ang sabi ng Bible, the spirit is willing, but the flesh is weak. Hallelujah. Minsan, gusto natin mag-pray, ang espiritu natin gusto mag-pray, mga kapatid. Pero yung flesh mo gustong matulog. Natatandaan na, alam ko, lahat nakaka-relate dyan, mga kapatid. Pag nagsisipon tayo, mga kapatid, hindi ka antukin. Pero pag mag-pray ka na talaga, mga kapatid, aantukin ka talaga, mga kapatid. Nagsisimula ka pa lang, andyan na yung antok. Then, wag natin sasangayunan, mga kapatid, ang ginugusto ng flesh. Amen. Hallelujah. Ang espiritu gustong magsimba. Katulad ngayon, maraming wala, mga kapatid. Gustong magsimba. Yung iba, gusto magsimba, pero yung espiritu gusto magsimba, yung flesh naman gusto maggala, mga kapatid. Kaya yung iba, hindi natin alam kung ano. Yung iba siguro hindi nakalabas dahil may trabaho sila. Yung iba, hindi natin alam kung naggagala sila, mga kapatid. So, gustong pumunta sa ali-ali, sa worldwide. So, ang espiritu gusto naman mag-outreach. Yes. Amen! Yes. Tapos, ang flesh, mga kapatid, na gutom, pumunta na sa Jollibee. Asan na si ano? Bilang tayo magkakasama na, saan na si... Si sister ano? Ay, nandoon na sa Jollibee na gutom. Praise God! So, ganun, mga kapatid, amen! The spirit is willing na mag-outreach. Pero, yung flesh na gutom, mga kapatid. Kaya huwag natin. Amen. Praise God. So, beware, mga kapatid, of your flesh. Si Satan, mga kapatid, pag nire-rebuke natin in Jesus' name, lalayas siya, mga kapatid. Pero paano yung sarili mo? Paano mo ma-rebuke? Paano mo rebuke na yung flesh mo, mga kapatid?
Kung wala tayong spiritual power from the presence of God, hindi natin kaya, mga kapatid, sa sarili lang natin na talunin. Rebuking ang ating sarili, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! So, malalabanan lang natin ito, mga kapatid, ang ating sariling flesh kapag tayo ay puspos sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Kasi yan ang maging power sa atin upang mapanglabanan natin o matalo natin, mga kapatid, ang mga ginugusto ng ating laman. Hallelujah! Hallelujah! At ito yung missing piece. Peace na hinahanap natin ngayong hapon. Just ito yung missing piece na hinahanap natin for our spiritual success. The Holy Spirit of God, the Holy Ghost, mga kapatid. Hallelujah! Malaki ang nagagawa ito sa buhay natin. Hallelujah! Kung wala yan, hindi ka magtatagal. Hindi tayo magtatagumpay, mga kapatid. Praise God. So, napakahalaga sa atin ang Holy Ghost, mga kapatid, in our spiritual journey. Sapagkat ito yung mag-guide sa atin, magtuturo sa lahat ng bagay. So, without the Spirit of God, we can do nothing. Yes. Amen. Kung ako dito tumayo, mga kapatid, kung wala akong Holy Ghost, hindi ko kaya ito, mga kapatid. Yung mag-share, maggawa ng outline, mga kapatid. Hindi ko kaya, mga kapatid, kahit sa message. Hindi ko alam kung ano, sa bago mag-press dito, hindi ka sa Panginoon kung ano yung message niya, mga kapatid. So kung wala ang Holy Ghost na nagtuturo sa atin ang lahat ng bagay, hindi natin kaya na mabuhay. Hindi natin mapagtagumpayan, o hindi tayo ganito, mga kapatid, na nakatayo ako dito. Hindi kaya, mga kapatid, without the Holy Ghost, without the presence of the Lord. Hallelujah. Kasi kung sa sarili ko lang, mga kapatid, title lang na preacher, mga kapatid, pero wala kang power, wala kang chains. So although tayo, mga kapatid, ay nagkakasala tayo, amen? Aminin natin, nagkakasala tayo, pero nagpipray tayo sa Panginoon. Natulungan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, through His Spirit, through the Holy Ghost, mga kapatid, na i-empower niya tayo, mga kapatid, para ito yung mag-guide sa atin, mag-control sa atin, mga kapatid. Hallelujah! To become successful, spiritual successful, mga kapatid. So sa book of Romans 8:9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of the Lord of God dwell in you, now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Ulitin natin yung, mga kapatid. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Kung wala pala tayong Holy Ghost, mga kapatid, kung wala tayong Spirit of God, Christ, hindi tayo pag-aari. That's right. That's right. So, yung line na yun, mga kapatid, yung line na yun, now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Tandaan natin, mga kapatid. Hallelujah. So, hallelujah, tayo ang nakakaalam, mga kapatid, sa ating mga sarili. Hallelujah, Jesus. So, napakahalaga na tayo ay makatanggap ng Spirit of Christ, mga kapatid. Sapagkat ang sabi dito na, yun na nga, if any man have not the Spirit of Christ,
He is none of his. Yes. Amen. So lahat na tayo naka-receive ng Holy Ghost, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Lahat na ba, mga kapatid? Jesus. Praise God. Hallelujah. So, hallelujah. Pumunta tayo dito sa church, mga kapatid. Pumapalakpak ka, sumisigaw tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. Then, pagkatapos ng gawain ay yung time na pumasok ka dito na malungkot, pag-uwi mo, malungkot ka pa rin, mga kapatid. Yung hindi mo, hindi ka ma-renew, mga kapatid, ma-feel with the Holy Ghost. Pagka papasok ka dito, pagka ganun, mga kapatid, papasok ka na malungkot, pag-uwi mo, ganun pa rin, malungkot ka pa rin. Pero once na pumasok ka dito na malungkot, and then na you are filled with the Holy Ghost. Amen. Wala pa akong nakita, mga kapatid, na naka-receive ng Holy Ghost na nakasimangot pa rin, mga kapatid, pag-uwi. Every time na pupunta tayo sa gawain, we must be filled with the Holy Ghost. Yes. Hallelujah, hallelujah. Because our God, the Holy Ghost is our comforter, mga kapatid. Amen. So, God knows, mga kapatid, na tayong mga mananampalataya ay mayroon po tayong kahinaan. Kaya ang gawin ng ating Panginoon sa book of Ezekiel 36:27. Sabay-sabay natin basahin, mga kapatid. Ezekiel chapter 36 verse 27. And sabay-sabay natin basahin, mga kapatid. Sabi dito, I will put my spirit within you. Hallelujah. Sa ating mga heart. Yes. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. At inyong ingatan ang aking mga kahatulan. Amen. At isasagawa. Amen. Once na ang Espiritu ng Diyos ay nasa ating puso, mga kapatid. Yes. Hallelujah. Kaya, pasalamatan natin ang ating Panginoon, mga kapatid, sa ating ng buong puso, mga kapatid, na every time na tayo ay nananalangin at tumatawag sa kanyang pangalang Jesus, mga kapatid, ay inilalagay niya ang kanyang spirit within us, mga kapatid, to impart our life, to implant hope, mga kapatid, to give us liberty to testify Him and to guide us into all truth, mga kapatid, and to teach us all things. Yes. Hallelujah. Amen. Praise God. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon at lagi yan tayo magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid, at lagi tayong magpakumbaba sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Yes. Hallelujah. So ang hirap, mga kapatid, sa isang Kristiyano kapag hindi tayo filled with the Holy Spirit of God, mga kapatid. Yes. Ang hirap kumilos. Totoo ito, mga kapatid. Naranasan ko na yun. Hallelujah. Para kang laging balisak, mga kapatid. Takot. Fear. Nagduwan yung fear mo, mga kapatid. Hallelujah. Yung hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Sa buong araw, mga kapatid, Hallelujah. Na pagkagisip mo, bangon ka kaagad, magtrabaho ka. Hindi ka matatapos-tapos sa trabaho mo, mga kapatid. Pero kung mag-pray ka sa Panginoon, maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Amen. Matatapos yung buong maghapon mo na masaya ka talaga, mga kapatid. Yeah. Hallelujah! Sabi nga sa labas, mga kapatid, na yung salita sa labas na, kumbaga, sa isang araw, kapag hindi mo maramdaman ang presensya ng Panginoon, ang
hindi ka filled with the Holy Ghost, mga kapatid. Kumbaga, malas sa labas na salita, mga kapatid. Malas ang buong araw. Parang ganun, mga kapatid. Hallelujah. Yung feeling na you're drought, yung tuyong-tuyo ka, mga kapatid. Na wala ka pang prayer, wala ka pang reading, nakaka-reading ka lang pag nandito sa church, pag nagpa-Bible reading yung worship leader. Tapos, one week, nasabag mo yung Bible. Tapos, na-open lang, no? Uy, nandito pala yung Bible. Dito lang na-open ulit, mga kapatid. So, manghihina ka talaga spiritually. Maramdaman mo yung drought. Drought, mga kapatid. Pagkatuyo. Kaya, amen. Praise God. Sinong ganun, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Wag mga kapatid kasi manghihina tayo spiritually. Kaya, nakakaranas tayo ng tayo ng spiritual drought o panglulupay-pay, panghihina or in our physical, nanghihina tayo physical, spiritually, mga kapatid. Dahil wala tayong connection or wala kang prayer, wala kang Bible reading. Tapos hindi ka pa nag-pray din. Paano mo? Wala kang Holy Ghost. Paano, mga kapatid? Talagang matutuyo ka, mga kapatid. Hallelujah. So, ang pinaka-solusyon, mga kapatid, kung tayo man ay makakaramdam ng ganito, ng ganon, mga kapatid, hanapin mo ang presensya ng Panginoon. Seek the presence of God. Hallelujah. Kung hindi tayo natawag sa Panginoon, kung may nakakaramdam tayo dito, mga kapatid, kung may nakakaramdam ng yung feeling drought, mga kapatid, ngayong oras na ito, mga kapatid, hallelujah, mamaya hanapin mo ang nawawalang peace. Amen. Yung Holy Ghost, mga kapatid. Hindi ka mahuli, mga kapatid. Hallelujah. Kumili ka lang ng tawad sa ating Panginoon. At siya ay sasagot, mga kapatid. Hallelujah. Patatawarin niya tayo. Hallelujah. At bibigay niya ang pagkakaloob niya sa atin ng kanyang banal na spirito, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Now is the right time talaga, mga kapatid. Kung nanghihina tayo, ito yung panahon na hanapin natin ang presensya ng Panginoon. Yes. Hallelujah. Praise God. Ang lahat ay magsabing, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah. So, napakahalaga sa atin ang malapit na pala akong matapos, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So, praise God. So, ang missing piece na hinahanap natin, mga kapatid, ay ang Holy Ghost. Yes. Yung hindi mabubuo ang buhay natin, yeah, spiritually. Hindi tayo magsasuccessful pag wala yung isa, yung Holy Ghost, mga kapatid, na mananahan sa puso mo. Kasi may time talaga na mawawala, manghihina ka. Pag nakaramdam ka nun, mga kapatid, huwag kang lumayo sa Panginoon. Lumapit ka ng lumapit, mga kapatid. Hallelujah. At ikaw ay mapupuspos ulit sa banal na presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. So, patapos, malapit na akong matapos, mga kapatid, patapos na. So, ilang days na lang tayo, mga kapatid. Ilang Thursday na lang. 2022 na. Yeah. Hallelujah. Sino ang masaya dito, mga kapatid, na amen, na nalagpasan yung 2021? Amen! Praise God. Lord Jesus. Praise the Lord. Ang sabi doon sa ating nabasa, mga kapatid, sa Zechariah 4:6, saying, "This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Say, Spirit, saith the Lord of hosts." Amen. Hindi natin maaabot itong 2022, mga kapatid. Yes. At mapagtatagumpayan itong 2021 sa sarili nating lakas. Yes. Sa sarili nating kakayahan,
kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos na nananahan sa atin. Kaya panatilihin natin, mga kapatid, na ang Espiritu ng Panginoon ang manahan sa atin. Na sikapin natin lagi tayong puspus sa banal ng Espiritu ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Always desire to be filled with the Holy Ghost, mga kapatid, for our spiritual success. Sapagkat ito yung magiging sapagkat hindi magiging successful ang isang Kristiyano, mga kapatid, without the Spirit of Christ. Because we can do nothing without the Spirit of Christ, mga kapatid. Hallelujah. Let the fruit of the Spirit ang magmanifest palagi sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. Sa hapong ito, mga kapatid, hilingin natin, hingiin natin sa Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo sa Panginoon na siya ang mag-manifest sa buhay natin. Yung Spirit, yung fruit of the Spirit, nine fruit of the Spirit, mga kapatid. If you always feel with the Spirit of God, magmamanifest sa atin ito, mga kapatid. Yes, yes. Jesus. Hallelujah. Then the fruit of the Spirit ang magmamanifest sa buhay natin. Then, mabibigyan natin ang lugod ng ating Panginoon. Hallelujah. Always connect to the presence of the Lord, mga kapatid. Ano man ang pinagdadaanan mo, may sakit ka man, wag mga kapatid, yung mga pinagdadaanan natin, yung maging hadlang para hindi mo na, yung mawalan ka ba ng gana na magpuri, yung mawalan ka ng gana na magsimba, mga kapatid, na parang nawawalan ka ng pag-asa, mga kapatid. Hallelujah. Always connect to the presence of God, mga kapatid. Na kahit may kagipitan ka, kahit may sakit ka, mga kapatid, in good times, in bad times, manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Huwag tayong lalayo, mga kapatid. Huwag tayong hihinto sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Nanayag ang lab na tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Huwag tayong hihinto, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Lagi nating i-desire, lagi nating hanapin ang presensya ng ating Panginoon. Dahil sa panahon ngayon, mga kapatid, mas lalong mas kailangan natin ang ating Panginoon, Diyos. Hallelujah! Sa ating spiritual journey, mga kapatid, hindi natin ito kaya, hindi natin magtuto 2022 na, mga kapatid. Hindi natin kaya harapin ang 2022 kung wala ang Holy Ghost, wala ang Espiritu ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Hindi natin mapapagtagumpayan ang 2022 kung wala ang Holy Spirit, mga kapatid. Hallelujah! Sa puno na may sangha.
hanggang ito'y iniwan niya. At nang kanyang malaman, paligid ay tahimik na. Bahay niya'y nilapitan, itinayo sa dating anyo niya. Sana'y Kristiyano'y tutunan sa gagamba. Pagawang kanyang napas niya, maaga niyang sinimulan hanggang sa maghapon. Upang daling matapos, bahay niyang nagninining. Ito'y kanyang ayusin sa lakas niya talino. Upang sa pamamagitan niya, Diyos ay purihin ang tao. Panalangin, sa tulong ng panalangin.